Nang magsimulang habulin ng mga hunter ang kanyang leon, isang batang babae ang kailangan na tumawid ng bansa ng mag-isa upang mailigtas ang kanyang alaga. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Mia and the White Lion mula sa taon ng 2018. Matapos na umalis ang kanyang pamilya sa London, ang batang si Mia ay kailangan manirahan sa isang liblib na bahagi ng South Africa kung saan ang kanyang ama ay nagbibreed ng leon at iba pang hayop sa savanna. At nang bumalik si Mia sa kanyang unang araw sa paaralan, napansin ni John ang pakikipag-away nito at kinausap siya at natuklasan na nagagalit ito dahil lumipat sila. Sinabi ni John na ito ang kanilang bagong tahanan at mapalad sila na may mga hayop sila sa farm, ngunit hindi sumang-ayon si Mia at umalis. At sa gabi, si Nick na nakakatandang kapatid ni Mia ay natatakot na matulog ng mag-isa at hiniling sa kanilang ina na magkwento ito. At habang nakikinig sa likod ng pinto, na pagtanto ni Mia na si Alice ay nagkukwento ng isang alamat tungkol sa isang puting leon na tuta na isinilang sa araw ng Pasko upang iligtas ang kagubatan. At nagkataon sa 25 ng Desyembre, ang isa sa leon sa kanilang farm ay nagsilang ng isang puting leon at tinawag nila itong Charlie. At dahil hindi ito karaniwang hayop, si John at Alice ay masaya kung gaano ito makakaakit ng mga turista sa farm, ngunit sa kabilang banda, tila hindi gusto ni Mia ang leon at tumanggi na hawakan ito. Gayunpaman, nang sinubukan ng babae na makipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa London at hindi pinansin umakyat si Charlie sa laptop at nagsimulang makipaglaro kay Mia upang aliwin siya. At sa mga sumunod na araw, hinabol ni Charlie si Mia at hindi ito hinahayaan na maglaro ng soccer at nasira ang bola. At dahil nagalit, dinala ng dalaga ang leon kay Mick at nakipagtalo sa kanyang magulang tungkol sa pagbalik nito sa London. At sa kabila ng pagkabigo ni Mia, hindi nagdalawang isip si Charlie na tumalon sa kama ng dalaga upang paglaruan siya at kinagat ang kanyang unan. At dahil alam na hindi niya ito maiiwasan, unti-unting napalapit ang babae at nagsimulang pakainin ang batang leon, pati na rin ang pakikipaglaro kay Charlie ng tug of war gamit ang kanyang electric scooter. At habang lumipas ang buwan, si Mia at Charlie ay naging malapit sa isa't isa at pinagdiwang ito ng kanyang magulang. At isang araw, si Mia ay naghahanda ng matulog kasama si Charlie nang binangungot si Mick at hiniling nito sa kanya na magkwento. At dahil sa pagiging malapit nito sa leon, nagpa siya ang bata na ikwento sa kanya ang alamat ng mga tao ng siyangan na itinuturing ang leon bilang sagrado at isang araw tutulong sa puting leon na magdala ng kapayapaan sa mga mababangis na hayop. At matapos na magkwento, sinabi ni Mick na hindi lamang ito isang alamat at sinabi na ang mga siyangan ay nagtayo ng isang santuario upang tanggapin ang mga leon. At matapos na makatulog ang kanyang kapatid, bumalik si Mia sa kama at nagsimulang magbasa ng magazine na ginawa nila tungkol sa mga leon sa bukid ng kanyang ama, kung saan mas lalo itong naging interesado na malaman pa ang ibang bagay tungkol sa mga leon. Hiniling ni Mia kay John na samahan siya nito at gusto ng dalaga na siya ang magpakain sa mga hayop. At habang naglalakad sila patungo sa kulungan, tinanong ng bata kung paano kumikita ang bukid at tumugon si John na nagtatayo sila ng inn upang makaakit ng mga turista. Nagtanong si Mia tungkol sa pagbebenta ng mga leon at tumugon si John na kailangan itong magbenta ng ilang hayop sa park at mga zoo upang makatipid sa karne, ngunit hindi gusto ng dalaga ang ideya at sinabi na huwag nitong ibebenta si Charlie. At pagkatapos na magpakain ng mga leon, dinala ni John ang kanyang anak sa gitna ng savanna at pinakita sa kanya ang ilan pang mababangis na hayop. At sa bakasyon, pumunta ang dalaga sa lungsod ng ilang linggo at hiniling ni John sa kanyang empleyado na dalhin si Charlie sa paddock. At dahil dinala ito palabas ng bahay, ang maliit na puting leon ay nagreklamo sa paglayo sa kanya kay Mia at kinalmot ang braso ng lalaki. At dahil dito, kinuha ni John ang isang kadena at sa pilit ang inilagay ang tuta sa hawla na dahilan upang gugulin ni Mia ang ilang araw sa pag-iisip kay Charlie. At sa kabilang banda, ang leon ay nagsimulang kumilos ng kakaiba at huminto sa pagkain, pati rin ang hindi nito paglilinis sa kanyang katawan o ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa iba pang cubs. At nang makita ang mga sugat ni Charlie, inimungkahi ni Mick na hinahanap nito ang kanyang kapatid na babae, ngunit naisip ni John na nakakatawa ito at sinabi na hindi ito isang aso. At sa lungsod, hindi na kaya ni Mia na malayo sa leon at sinamantala ang pagkakataon upang tumakas sa grupo at nakisakay sa mga estranghero upang makauwi. At sa umaga, tumawag ang guro sa pamilya at sinabi na tumakas si Mia, ngunit sa mga oras na aalis sila upang hanapin ang kanilang anak, dumating ang isang empleyado at sinabi na ang dalaga ay nakauwi na at pinapakain si Charlie. At ngayon na nakabalik na ito, inalagaan ni Mia ang batang leon na parang sarili niyang anak at mas lalo pang napalapit sa kanya. At nang isang taong gulang na ito, pumasok si Charlie sa loob ng bahay at sinira ang TV pati na rin ang pagkain nito sa lahat ng karne na para sa hapunan. At nang makita ang kalat, tinawag ni John si Mia at pinilit ito na kunin si Charlie at sinabing masyado na itong malaki upang manatili sa loob at ang mabangis na hayop ay dapat nasa hawla.
At makalipas ang ilang araw, nanonood si Mia ng dokumentaryo tungkol sa mga leon sa YouTube nang makarinig ito ng hiyawan mula sa labas. At desperado tumakbo si Mia upang alamin ang nangyari at natuklasan na inatake ni Charlie ang isa sa mga intern na sinusubukan niya kapin siya. At dahil puno ng turista ang lugar, mas lalong naiinis si John at nakipagtalo sa kanyang anak dahil sa pag-spoil sa kanya at sinabing dapat masanay si Charlie sa mga bisita upang makaakit sila ng mga turista. At dahil sa galit, sinabi ni Mia sa harap ng lahat na pinagsasamantalahan ng kanyang ama ang mga leon at dinala siya ni John sa loob upang makipag-usap at sinabihan na huwag na itong magsasalita ng ganon sa kanyang ama sa harap ng mga customer. At sa sumunod na umaga, tinatalakay ni John ang mga account sa kanyang asawa nang dumating si Dirk, isang hunter ng leon, at ginugulo nito si Alice. At matapos na umalis ang babae, nagtanong si Dirk kung bakit hindi ito tumawag at sinabi ni John na hindi ito nakikipag-usap sa mga hunters na pinaalis ang lalaki sa kanyang farm. Habang nakikipaglaro kay Charlie, nagkaroon ng ilang sugat si Mia at nag-alala si Alice tungkol sa kanyang anak sa pagturo nito upang hindi siya makita ng leon bilang isang biktima, at sa kabila ng aralin, nilapitan nito ang leon na tumalon sa kanyang likuran. At sa kabila ng kanyang takot, nakipaglaro ang leon kay Mia na nagsimulang tumawa. Samantala, bago umalis, kinulong ni Mia si Charlie sa hawla at inilagay ang lock, ngunit hindi ito sumara ng maayos at ang pinto ay tuluyang bumukas at nagpahintulot sa leon na makatakas. At dahil hindi alam kung ano ang nangyari, dinala ni John ang pamilya sa restaurant at sinabi na ang farm ay kumikita na. At sa kabila ng tuwa ng pamilya, sinamantala ni Mia ang pagkakataon na magtanong kung bakit sila umalis ng London, at sinabi ni John na hindi nababantayan ng kanyang ama nang maayos ang kanilang farm. At pagkatapos na kumain, bumalik ang pamilya sa kanilang bahay at nakita na nakabukas ang hawla ni Charlie. At dahil nag-alala, hiniling ni John kay Alice na ipasok ang mga bata sa loob at nag-alok si Mia na tumulong sa paghahanap, ngunit pinagalitan lamang ng kanyang ama. At kahit patumanggi si Mia na manood at lumabas upang hanapin ang leon at hiniling ang tulong ng elepante upang buksan ang isang gate. At sa kalagitnaan ng kakahuyan, nahanap ni Mia si Charlie na sinusubukan na patayin ang isang hayop. Nang biglang lumitaw ang isa sa mga empleyado at inutusan si Mia na umuwi at sinabing magagalit ang kanyang ama kapag nalaman niya ito. Pagkatapos ay tinawag ng lalaki ang iba pa at bumalik si Mia sa bahay upang alagaan ang mongoose. At sa 2 taon gulang si Charlie ay nagsimulang mas lumaki, ngunit inaalagaan pa rin siya ni Mia na parang isang cub. At sa dahilan na gusto nitong makasama ang kanyang kapatid na lalaki, tinawag ni Mia si Mick sa hawla ni Charlie upang makipaglaro. At habang nakatingin sa bintana, nakita ni Alice ang kanyang mga anak sa loob ng kulungan na nagpanik at lumabas upang sigawan sila na lumabas. At nang marinig ang ingay, lumabas si John na may dalang baril at inutusan sila na umalis. At dahil sa ingay, si Charlie ay nairita at nauwi ito sa pagbangga niya kay Mick na tumama ang ulo sa ilang bato. At matapos ng aksidente, sinisisi ni Alice ang lahat kay Mia at pinagbawalan ito na lumapit sa leon. At dahil napagod na sa kawalan ng ingat ng kanyang anak, sinabi ni John na mananatili si Charlie sa loob ng enclosure at si Mia ay hindi na pahihintulutan lumapit, at kapag hindi sumunod ay ibebenta nito ang puting leon. At dahil hindi na niya ito nahahawakan, ginugol ng dalaga ang mga sumunod na araw ng nakikipaglaro kay Charlie sa labas ng bakod, at nangako na balang araw dadalhin niya ito sa reserve ng Siangan. At isang araw, nakita ni Mia ang litrato ng pamilya nang makita nito ang isang lumang camera. At sa pagtingin nito sa footage, nakita nito ang kanyang magulang kasama ang kanyang lolo na ipinakilala ang sanggol na Mick sa isang cub ng leon. At pagkatapos na panuuri ng recording, pumunta si Mia upang makita ang kanyang kapatid na nanggaling sa isang psychiatrist. At nang napagtanto na nagalit ito, sinubukan ng babae na magsalita tungkol sa camera na nakita nito, ngunit galit pa rin si Mick dahil sa pagkakaroon nito ng mga panic attack. At dahil gusto siyang pasayahin, dinala ni Mia ang kanyang kapatid kay Charlie at ipinakita na bumalik na ito at nakipaglaro sa hayop habang nagre-record ang kanyang kapatid gamit ang cellphone. Pagkatapos ay sinabi ni Mia na si Charlie ay espesyal at siya ang leon ng alamat na magliligtas sa iba pang hayop at niyakap ang malaking pusa. At nang maglaon, pumasok ang magkapatid sa kusina nang makita nila ang isa sa empleyado na natakot sa mongoose. At upang gumanti sa magkapatid na tumawa sa kanya, binuhusan ng babae ang magkapatid ng tubig at kinuha ni John ang cellphone ni Mick upang e-record ang sandali ng pamilya. At habang kinakalikot ang device, hindi sinasadyang makita ni John ang video ni Mia na nakayakap kay Charlie at labis na nagalit at sinabing ibebenta niya ito sa unang mamimili. Pagkatapos ay hiniling ng lalaki sa kanyang mga empleyado na ilipat si Charlie, at si Mia ay labis na nagalit at pinakalma siya ni Mick at sinabing mapupunta ito sa isang zoo. Mabilis na pinuntahan nito ni Mia at sinabi na aalamin nito kung saan siya ipapadala ng kanyang ama at nangako na ililigtas ito.
At pagkatapos nakatulog ang batang babae at nagising sa umaga na dumating ang kanyang ama kasama ang buyer. At nagtatago sa likod ng bakod pinanood ni Mia ang kanyang ama na tinamaan ng isang leon gamit ang tranquilizer dart at pumasok sa kulungan upang mahuli ito at sinamantala ang pagkaabala ng lahat. Umakyat si Mia sa jeep ng kanyang ama at nagtago sa loob at sumama sa field malapit sa reserve. At doon tinanggap ni Dirk si John at ibinigay sa kanya ang bag na may pera at sinabi na ang susunod ay ang puting leon at kukunin niya ito sa loob ng 2 araw. At matapos ng negosasyon pinakawalan ni John ang leon na nagsimulang maglakad sa paligid hanggang sa isang turista ang kumuha ng pana at tumira ng palaso sa hayop. At dahil buhay pa ang leon tinapos ng empleyado ni Dirk ang pagpatay gamit ang isang shotgun at kumuha ng litrato ang mga turista sa ibabaw ng kawawang hayop. At sa labis na gulat na dismaya si Mia sa kanyang ama nang matuklasan nitong ibinente nito ang leon sa mga hunters at ang susunod na tatapusin ay si Charlie. At sa paghahanap sa internet nakita ng dalaga ang ilan pang pagpatay sa leon at sinabi kay Mick ang lahat at inihayag na ang mga hayop na lumalabas sa kanila ay hindi na pupunta sa zoo ngunit tinatapon ng mga turista kapalit ng pera. At dahil determinadong iligtas si Charlie sinabi ng dalaga na dadalhin niya ito sa santuario ng reserve at hiniling sa kanyang kapatid na tulungan siya magplano ng ruta at sinabing kailangan itong tumawid sa Savannah sa loob ng 6 na araw. At matapos na mag-impake binigay ni Mick ang pera na inipon nito at hiniling kay Mia na mag-ingat. At ngayon na handa na ang lahat pumunta ang dalaga sa pintuan at natuklasan na nakasarado ito. At sinubukan niya itong buksan lumitaw ang isa sa mga empleyado at ibinigay sa kanya ang susi at hiniling na huwag itong sesuko sa pagligtas kay Charlie. At dahil dito nagpaalam si Mia sa babae at pinakawalan ang lahat ng hayop kasama na si Charlie na sinimulan niyang gabayan patungo sa reserve. At sa sumunod na umaga nagising si Alice at nakita ang ilang hayop sa labas at tinawag ang kanyang asawa upang humiling ng tulong. At sa pagsusuri sa mga kamera natuklasan ni John kung ano ang nangyari at tinawag ang lahat ng kanyang empleyado upang tumulong sa pagbawi ng mga hayop. At habang inaayos nila ang lahat kinuha ni John ang sasakyan at nagsimulang hanapin si Mia ngunit sinabi ni Mick ang lahat sa kanyang kapatid at naghintay ito sa pagdating ng kanyang ama. Habang nagtatago sa likod ng mga dahon hiniling ng batang babae kay Charlie na lumapit sa sasakyan upang magambala ito at nagpahintulot sa kanya na makuha ang tranquilizer nang hindi napapansin ng kanyang ama. At ngayon na armado hiniling ni Mia sa kanyang ama na bumaba sa sasakyan at sinabi na nakita nito ang ginawa ng mga hunters at sinabi na halimaw ang kanyang ama sa pagbebenta ng mga leon. At dahil nasaktan sinabi ni John na ganon gumagana ang mga bagay-bagay at nilapitan nito upang kunin ang baril na naging sanhi upang magpaputok si Mia sa kanyang binti. At dahil sa tranquilizer nagsimulang bumagsak ang lalaki habang nawala ng malay. At dahil wala nang sagabal inilagay ni Mia si Charlie sa sasakyan at nagsimulang magmaneho patungo sa reserve. At sa kanyang daan tinawagan ng dalaga si Mick at sinabi ang tungkol sa kanilang ama at ibinigay ang lokasyon upang makatawag ng tulong ang kanyang kapatid. At habang malapit na mawala ng gas ang sasakyan nagpa siya si Mia na huminto sa isang gas station ngunit hindi umupo si Charlie ng maayos at muntik na itong mahuli. Habang sinusubukan na kumilos ng natural iniwan ng dalaga ang sasakyan at nagpunta sa convenience store para bumili ng ilang bagay. At habang namimili ito nakita ni Mia ang isang balita tungkol sa kanyang pagkawala at nagmadali sa kanyang sasakyan bago pa siya makilala. At sa kanilang tahanan tinawagan ni Mick ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na hinaharangan ng mga pulis ang mga daanan at nagpilit sa babae na bumalik. At habang nagmamaneho nakatulog si Mia sa manibela at muntik nang maaksidente at nagpa siya na huminto sa gabi kasama si Charlie. At sa bahay nakatanggap si John ang tawag mula kay Dirk at humihiling ng kumpirmasyon na maaari nitong kunin ang leon sa susunod na araw ngunit sinabi sa kanya ni John na ang hayop ay hindi na ipinagbebenta at ibinaba ang tawag. At sa sumunod na umaga pumunta ang hunter upang makipag-usap kay John at sinabi na kapag hindi ibinalik ng lalaki ang deposito kukunin nito ang farm. At dahil napagtanto na walang pakialam si John sinabi ni Dirk na kukunin nito ang leon ng mag-isa at nangako na papatayin nito ang sinumang hamarang sa kanya kasama na si Mia. At matapos na makaalis si Dirk sinabi ni John na hahanapin nito ang kanyang anak at hiniling ni Alice na sumama at tinawag si Mick upang sumama sa kanila. At sa kalsada sinundan ni Mia ang landas patungo sa reserve at napagtanto na mayroong isang shopping mall kung nasaan dapat ang daanan sa lugar. At dahil nalilito sinuri ng batang babae ang likod ng gabay at natuklasan na itinayo ito noong 1997 at lumalabas na higit 20 taon na ang nakalipas. At habang nag-iisip si Mia ng gagawin nagsimulang mairita si Charlie at walang tigil na inaalog ang sasakyan at naghihinala ang ibang tao na may mali. Samantala nakatanggap si John ng anunsyo mula sa pulisya na maaari silang bumaril sa hayop at mabilis na tumawag si Mick upang sabihin ang impormasyon sa kanyang kapatid.
At dahil nakapalibot ang mga pulis sa bayan, nagpa siya ang babae maglakad at pinalabas si Charlie sa sasakyan at pumasok sa mall kasama ang Leon habang ang karamihan ay tumakbo sa takot. At sa kabila ng lahat, tumawid si Charlie sa mall ng ligtas at nagawang makapunta sa kabilang panig at pinagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa reserve. Samantala, nakipag-usap si John sa pulisya tungkol sa mga posibleng lugar kung saan maaaring naroon si Mia nang matanggap nila ang isang ulat na nakita ito sa isang shopping center. At maliban sa pulisya, sinusundan din ni Dirk ang track ng Leon at nagawa nitong mahanap ang bakas ng paa at papalapit na sa dalaga. At dahil walang alam sa panganib, ginugol ni Charlie ang unang araw nito sa Savannah at nagawang manghuli ng isang ostrich. Habang tinatabi ni Mia ang mga labi ng ibon para kainin ng Leon, mamaya umalis si Charlie at nahiwalay ito sa dalaga at naiwan ang batang babae na magpalipas ng gabi ng mag-isa sa kagubatan. At ilang metro ang layo si John at ang kanyang pamilya ay nag-camp para sa gabi at hiniling ni Alice sa kanyang asawa na sabihin ito ang dahilan sa likod ng pagtakas ni Mia. At dahil natatakot sa iisipin ng asawa niya, sinabi ng lalaki na dapat matulog na sila at iniba ang usapan na nag-iwan kay Alice ng labis na kabiguan. At sa umaga, muling nagkita ang dalawa at pinagpatuloy nila ang paglalakbay patungo sa reserve at sa kalagitnaan nakita ng dalaga ang sasakyan ni Dirk na papalapit at inutusan si Charlie na tumakas at sinubukan na tumakbo sa ibang direksyon. At matapos na madapa ang dalaga, lumapit ang Hunter upang magtanong tungkol sa Leon at dumura si Mia sa kanyang mukha dahilan upang itulak siya ng lalaki. At nang makita ang ginawa kay Mia, tumalon si Charlie kay Dirk at nagawa itong patimbahin, at dahil nasa itaas ng Hunter ang hayop, kinuha ng lalaki ang isang baril at sinubukan na tapusin ang hayop, ngunit wala ng bala ang baril at kailangan itong magtago sa loob ng sasakyan. At sa malapit na rinig ni John ang pagsigaw ni Dirk at sinundan ang direksyon ng tunog, ngunit nang makarating ito sa lugar, si Mia at Charlie ay nakaalis na sa lugar. At dahil sa galit, inatake ni John si Dirk at sinimulan siyang bugbugin at sinabing papatayin niya ito kapag nasaktan si Mia sa anumang paraan. Pagkatapos ng paghaharap, muling nagtanong si Alice kung ano ang nangyayari at nagpa siya si John na sabihin na nakita ni Mia ang paghunt sa mga leon. At sa pagsubok na ipagtanggol ang kanyang sarili, sinabi ng lalaki na ang buyer ay may lisensya at hindi nito alam na ibebenta nito ang hayop kay Dirk. At dahil sa galit, sinabi ni Alice na dahil sa ganito, nawala nila ang lahat noon at ngayon ay si Mia ang mawawala sa kanila. At nang makita na nag-aaway ang kanyang magulang, sinabi ni Mick na magiging maayos ang lahat at pro-protektahan ni Charlie ang kanyang kapatid hanggang sa marating nila ang Shangan Reserve at ibinunyag ang mga plano ni Mia. At dahil alam na nila ang destinasyon ni Mia, ibinigay ng pamilya ang impormasyon sa mga pulis at nagsimulang magmaneho patungo sa Savannah at hindi alam na ang dalaga ay nagdurusa na sa heatstroke. At pagkatapos ng maghapon na paglalakad, nakita ni Mia ang isang maputik na tubig at nagsimulang punuin ng maduming tubig ang kanyang bote at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At malapit sa reserve, tinulungan ni John ang pulisya na maghanda at sinamantala ni Alice ang pagkakataon na sabihin kay Mick ang pinagmula ng kanyang problema sa psychiatric. At ayon kay Alice, noong bata pa ito, hindi sinasadyang nakita ni Mick ang Hunter na pinatay ang isang leon at labis na nabigla. At dahil sa trauma na ito, nagpa siya si Alice na umalis sa South Africa at dalhin ang kanyang pamilya sa London kung saan sila nanirahan. Ngunit nagbago ang lahat ng matuklasan ng babae na ang ama ni John ay nagbebenta ng mga leon sa hunters na tulad ni Dirk, kaya nais ni Alice na bumalik sa farm upang pamahalaan ito. At sa gitna ng Savannah, lumapit si Mia sa Shangan Reserve at hiniling kay Charlie na magpatuloy sa paglalakbay ng mag-isa dahil wala na itong lakas na natitira. At nang makita ang puting leon, hiniling ng pinuno ng mga shaman na lumapit at tinawag si Charlie sa reserve. At sa mga sandaling yun, dumating ang pulisya at isang sniper ang nagsimulang tumutok sa leon at nagtanong kung may pahintulot na itong bumaril. At nang kinumpirma ito ng pulis, tumakbo si John patungo kay Charlie at sinamahan ito patungo sa reserve at nagsilbing human shield upang ang sniper ay hindi bumaril. At sa ganitong paraan, nagawa ng leon na makapasok sa reserve at nawala ng permiso ang mga pulis na bumaril at napilitan na itigil ang misyon. At matapos na tumawid sa tulay ng Shangan, sinamahan ni Charlie ang shaman papunta sa santuario ng puting leon. At ilang buwan ang lumipas, bumalik si Mia at ang kanyang pamilya sa reserve upang bisitahin si Charlie at natuwa nang makita nila na may pamilya na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong movie, mag-iwan ka naman ng comment at mag-like and subscribe ka na rin para sa mga susunod pa nating movie recap.